sa mga kasama ko. Saan? Oo naman. Ala ko, Mr. Rochelle, ikaw magdadrive eh. Wapin, ikaw po si Anuish. For 7 days. Fermentation, it helps to develop the flavor of the beans, which sun-dried for 1 week. Once the beans are dried, they are taken into processing center in Santo Tomas. And when they are made into tableya, this is what we use for champurado and brown skillet served in our restaurant. We also sell tableya packs for those who want to take some home. Ang pag-ferment po ng kakao, unang po muna ay timba, sunod po ay kain or basket, lalagyan po natin ito ng plastic na may butas at banana leaves po sa ilalim at sa gilid po. Ilalagay po natin ang cacao fruit at kapag po ito ay puno na, i-cover po ulit natin ang banana leaves, malinis na basahan at plastic po. After 1 week po, may mapapansin po kayong kata sa timba, yun po ay pwedeng maging cacao suka. Pag nilagyan ng yeast, pwede po siyang maging cacao wine. After fermentation po, ito naman po ang drying area. Idinadry po ang cacao beans ng 1 linggo hanggang 2 linggo po. At kapag po ito ay tuyo na, ito po yung sinasangat, inigiling hanggang sa maging chocolate po. Kaya po yung nasa lobby sa country store po na tableya ay 100% po siyang cacao fruit. Dito naman po sa building na ito, dito po ay binabad sa tubig ng 15 days lahat po ng bamboo na ginamit sa Kilyawan Farm Resort. Ito po ay itinayo dito, pinausukan para po hindi magkakaroon ng molds at mas tinibay po lahat po ng bamboo na ginamit sa Kilyawan Farm Resort. Okay po, may konti lang po tayong roller coaster kasama po doon sa trail. Okay. Okay po. Okay. The perimeter of this property is surrounded by bamboo. Around 200 bamboo clumps in this 8-hectare property. And around 1,000 poles were harvested and treated to fulfill the needs of this project. Ito naman po yung mga bunga ng cacao fruit. Wow! Kaba rin po rin dyan. Okay po, hold on po ulit. Yung dalawang varieties ng cacao fruit po, yung color po, color green and color red po. Kapag po ang balag nila ay nag-turns na po sa yellow, ito po ay pwede nang i-harvest. And kay cacao fruit po, wala po tayong tapon. Bukod po sa beans na nagiging chocolate, ito pong cover na ito ay pwede natin i-dry, i-grind, ginagawa po itong fertilizer dito po sa farm. Okay, mahalas! Ito naman po ang bamboo grove. Meron po tayong mapapansin na mga dwarf coconut. Kapag po merong harvest, ito po ay sinaserve sa restaurant, fresh bubble juice po. Meron din po kaming mga leaves ng coconut. Ito po ay ginagawa namin mga ibon. Pag po leaf art, ginagamit po namin ito. And then yung mga mahogany leaves din po, ginagawa din po namin itong animals. Binibigyan ko po yung kids ng mga googly eyes. Oh. Bigyan mo dito. Ito po yung dwarf coconut po. Okay, coconut. Yung color green ng cacao fruit po. Kapag po may nakita tayong ipapatry ko po sa inyo yung cacao fruit po. Hey, ito po yung red. Hey, wait lang. Kadilin, wait lang. Pinas na yan. Thank you. Wow. Okay. Salamat kuya. Akin po, Conan Tulet. Apa dito po sa gilid, watch your head po.
Mexico ka nun. Dito din pa. Yeah, ito naman po ang Bamboo Lane or Bamboo Orchard. Pagpasok po, everyone, feel the fresh air po. May mapapansin po kayo itong painted na maroon and yellow po. Ito po ay palatandahan ng mga farm workers na unang umusbong or tumubo. After 4 to 5 years, pwede na po siyang i-harvest. Ito po yung tinig bamboo. Ang architect po ng Kiliawan Farm Resort ay si Sir Dominic Galicia. Siya po ang architect ng National Museum and St. Therese Cathedral po. Pag naka-check-in po, pwede po kayo dito mag-buy. May pinaparent po kami sa front desk and pwede din po mag-walk. Ituturo po po sa inyo yung shortcut na daan. Ito naman yan. Ano klaseng bike? Bamboo bike? Yan, marami na din po dito nakapag-prenup. Gusto niyo po bang bumaba para makapicture po kayo dito? Yes! Pag naman ito, malakag ka na. Aba, meron pa. Okay. Ready po namin. Aray po. Meron po tayo mga varieties ng bamboo. Meron po tayong yellow bamboo, black bamboo, iron bamboo, tinik bamboo, and giant bamboo po. Ito po lahat ay tinik bamboo. Ah, tinik lang. Yes, kala ko tikba, may tikba lang. The green mango planted in this property. This is what we use for mango shake, mango salad, mango dressing, served in our restaurant. For fruits that are not perfect, the farm processes them into mango jam, fried mangoes, and pickled mangoes. For those not acceptable for processing, they are fit to our native fruits po. Okay po, ito na po yung exciting part. Hold on po, and yung kaya mag-raise your hands po. Pero most of the vegetables and fruits na sinaserve po sa restaurant, ito po lahat ay galing dito sa farm. Organic vegetables and fruits po. Ito naman po yung halos pinakamaraming tanim ng cacao trees po. Meron po tayong 1,000 mahigit na cacao trees dito po sa farm. Kaya po every week, nakakapag-harvest po dito ang mga farm workers po. Yan, may mapapansin din po tayong parang lump. Yun po ay pang-trap ng insekto. Pang-trap po ng insekto yung lump. Para po hindi makakagat yung fruits. Ito naman po ang aswede tree. Aswede! May mapapansin din po tayong maliliit na stem. Yan po yung lump bamboo. Ang mga dahon po niyan ay mas malalaban kaysa sa maliliit bamboo. Dito po naman po sa gilid, mapapansin po natin, ito naman po ang puno ng Golden Queen Mango Trees po. Sila po ay mababa lamang, hindi po sila katulad ng ibang mangga na sobrang taas po. Pero ang bunga po niya, 1 kilo hanggang 2 kilo po. Talaga po sumasayad na sa lupa sa sobrang higat po. At kapag po ito ay hinog na, hindi na po siya nagiging yellow yung balat niya, green pa din po. Malalaman niyo po siya hinog na kapag po hinawakan niyo at malambot na po siya. Summer po ang bunga niya ano. Sa gilid po, may mapapansin po kayong color brown na nakaumbok na lupa. Ito po ay dating books ng 55,000 chickens. Ito po ay ginagawang fertilizer dito po sa farm. Ito naman po ang mga giant bamboo. Yan, yung makikita niyo po mga white, yun po ay mga mushroom. Wow, ang laki! Mushroom! Abay, hindi po yan. Yung iba po yung talagang nakakain po natin. Okay. So poisonous pala yun. Pwede ba mag-gala dito? Mag-gala? Mag-gala? Oo, pwede po. Abay, so dito po sa gilid. Abay,
sa masahan mo. Parang sa The Last Run. Meron din po tayo sa restaurant na Turon Alamog. Opo, yung Turon Alamog. Diyan po yung sabak. Saging na sabak po. Sa gilid po, may mapapansin po tayong plants na mga haba. Ito po yung citronella plants. Ito po ay sinilig-dig. Hindi, sinapakulong po sa tubig. Inilalagay po sa spray bottle. Anti-masinas po. Ito po ang pool ng Kiliawan Farm Resort. Ito po ang shoreline. Dito po kayo pwedeng maglakad, mag-driving. Pwedeng po dito. May mapapansin din po tayo dun sa malayo. Giant bamboo na mabilog. Pwede din po kayong mag-take ng pictures doon. Kapag po anniversary, pwede po magpa-set up po ng photo at work of the year po. Ilalagay po namin ito ng mga ilang. And then po, po sa meditation area. Meron din po kami doong meditation area and playground po para sa mga kids po. And the adults kids po. May mapapansin po tayo mga papaya. Ito po ay ginagawang atsara dito po sa farm. Meron po tayong processing area. Mapapansin nyo din po na may mga painted lagi yung mga bambu namin. Mga balat ang daan po siya ng mga farmers. May kolo. Meron din po tayong trees na nakakover po ng net. Ito po yung fig tree. Opo, nakakover po siya ng net to prevent pest po. F-I-G. Di ba mahal yan sa kapagang dito? Diba? Pero mahirap i-maintain. Yes po. Kaya po lagi alaga po ito ng mga farm workers. Okay po. Hold on. Ito naman po yung dating tractor na ginagamit namin na hanggang ngayon po ay ginagamit pa rin. Ito po yung 1975 na tractor. Wow, beautiful. Check po mga transformer yan. Now we can move off the tractor and meet our native animals like native pigs, native chickens, and few rabbits. Greetings! Maboy! Hello! Okay po! Baka po tayo. Baka tayo. Hindi, natakot. Okay po, dito po tayo sa kapila para kumakita natin. Na-stress yata siya, na-ihihi siya. There, oh. May toilet siya. Nasipag siya. Yan, ito naman po yung aming duck. Yung head po niya black and green. Ang breed po niya ay galing France. Oh, Frances. Uy! Oh, uy lang. Uy, uy! Paano ba ang kwak nila? Chari. Hindi iba ako, chari. Voulez-vous coucher avec moi? Ito naman po yung aming piggies! Hello, piggies! Ito po yung masarap gawing cochinillo. Yung 19 to 22 kilos po. Sila po yung mas malasa ang meat, mas crispy po ang balat nila. Ang kinakain po nila ay mga ligaw na halaman, kamote tops, and madre de agua po. Ito po, pwede po kayo mag-feed. Oh, yan na. Piggies! Yan, para masarap na kotse. Apo, pag po marami kaming fruits and vegetables na hindi na po pwede siyang iserve, sila po ang kumakain nito. Oh, kaya pala masarap. Apo, si... Ito po. Anong halaman to, Abby? Eat, piggies, eat! Aga, anong halaman to, ginamit niyo? Kapag sa date po tayo mamaya sa loob ng weekend, mag-eat po tayo. Piggies! Yes, may humabol. Tataba! Ang tataba! Chiki wiki! Pero makita mo na ng iba. Kumalakpakan na lang pala na mamaya. Para matanggal yung drips.
Apo, yan din po yung ipinaliwanag ko kanina. Yung cover po ni Cacao Fruit, siya po yung pwedeng i-dry, i-grind, ginagawa po itong fertilizer. Ano itsura niya? Ayan, kailangan yung itsura. Yan, pwede niyo pong i-try. Siya po ay may asim at may... Salpi ka? Dito po. Okay po, papasok po tayo sa loob. Nag-aabang na, oh. Abuli ka ng cocks. Kaya ka lang muna dyan, eh. Ang dami mga 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 mga. Pero ilabas mo ang tunay mong kula. Oh, ano, ano? Wala akong pagkain. Ang aking chicken squash. Kagulo na. Yan na. Kak-kak. Si RR feeding his cocks. Picture mo ako ng madaming cocks. Sila po yung heritage chickens. Dito. Meron po tayong Rhode Island Red, Saso, Australop, and native chickens po. Tingin ka. Yung native chickens po natin, ito po ay sinaserve sa restaurant. Tinola po and adobo sa dilaw. Yung red? Mamaya. Ito po ang native po. Ang native po itong light. Oh, so, mamaya isipin mo, ito na yung tanola mamaya. And adobo sa dilaw po. Coconut, ayan, ang mga dito po sa ma-attach. Yung mga lettuce. Yung pong mga hindi na pwedeng i-serve, sila din po ako. Opo, kaya po walang mga sayang, opo. Yes. Po itong alaga ng farmers po. Hello. Photo in 5, 4. Okay po, so done po. Bali po yung nasa harap po ng cabin, dun sa gilid po, ito po yung mga lahat po ng mahogany trees na ginamit po sa Piliawan Farm Resort ay lahat po ay galing dito sa farm. At may nakikita po tayo dito ng mga tira po ng mahogany trees. Ito po ay ginawang treehouse. Meron po kami playground. Ito naman po ang puno ng babono. May mga sapo po kayo dito na makikita. Ang ibang laman po dito ay yung mga dahon na winawalis. Ito po ay binubulok, nagiging lupa, nagiging fertilizer po. Kaya po dito sa farm, wala po nasasayang, lahat po nagagamit. Yeah. Ang processing area po namin ay yung bahay na white, na green po yung bubong niya. Opo, doon po ginagawa ang mga burong mangga, dried mangoes, at shara. Okay po, everyone, may pag-relax lang po ako ng konti. Everyone, please close your eyes. Feel the fresh air. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Okay, open your eyes. Thank you, everyone. I hope you learned a lot from our tour. If you are wrong, always remember that it is okay to escape from the reality, experience an ordinary things, and it's okay to connect in our nature. Thank you, everyone. Thank you.